Forest land. Landscape. Seascape. DENR MIMAROPA. News. Nakalulungkot mang isipin, sa barangay Maasin, Brooks Point, Palawan, ay maraming puno ang nasira at ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa kalikasan at sa mga mamamayan. Ang kanilang pangunahing ikinabubuhay, ang pagsasaka, ay unti-unting nanamlay. Napatigil po namin yan noon eh, kasi alam po namin na hindi po maganda sa tubiganan. Tapos ngayon lalo po naglala. Lalo po sila nagputo ng kahoy. Imbis na suporta sana sa bundok, wala na pong suporta. Yung kulay pula na lupa, yun ang pupunta sa tubigan. Tapos yun na, nababalot yung puno ng palay. Nagpunta sa puno ng palay, hindi na mabuhay yung palay. Magbunga man siya pero hindi talaga maganda yung bunga niya. Kahit na oriented kami about mining, pero malapit po talaga kami sa inyo. So in case yun po na mangyari, at hindi naman po sana namin, baka mamaya yung mga nangyari sa ibang provinces na natagbunan sila, mangyari din sa amin. Ang Ipilan Nickel Corporation ay isang malaking korporasyon ng pagmimina sa bayan ng Brooks Point, kung saan ang Environmental Certificate Compliance o ECC nito ay kinansela ng dating kalihim Gina Lopez noong Disyembre 2016. Ang pagkansela sa ECC ay nangangahulugang ang Ipilan Nickel Corporation ay hindi na maaaring magpatuloy sa kahit na anong aktibidad na may kinalaman sa pagmimina. Sa kabila nito, ang INC ay nagpatuloy pa rin sa pagpuputol, pagbubungkal at paghahakot ng mga puno. Dahil dito, ang mga mamamayan ng Maasin ay nangangambang negatibo ang maaaring balik nito sa kanilang komunidad. Ay dati po nung wala pang talagang nagabungkal-bungkal dyan, dati nalihan dito ng 50, 20, ganyan. Ngayon, 50. 40, mayroon nag-aaningan ng 30 na kaban. Landslide po. Nalala na po ako, kung mag-landslide po yan, matatabunan po kami dito. Wala po kami matatakbuhan, tapos kami magtakbo. Ang operasyon ng Ipilan Nickel Corporation ay malinaw na paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree No. 705 o Forestry Code of the Philippines, kung kaya't agarang umaksyon ang DENR. Personal ding binisita ng kasalukuyang kalihim Roy Simatu ang bayan ng Brooks Point upang makita ang lawak ng pinsala ng kabundukang kinalbo ng INC. Mariin din niyang sinabi, "Let it be clear that there shall be no going around the law. We will come down hard against those irresponsibly and wantonly destroy nature and flagrantly violate the law." Palawan has been referred to as the last green frontier. We want to keep it that way. Ang DENR MIMAROPA naman sa kabilang banda ay agarang umaksyon upang makapagsampa ng kasong kriminal laban sa Ipilan Nickel Corporation. Noong 14 ng Hulyo 2017, kinasuhan ng DENR MIMAROPA ang Ipilan Nickel Corporation ng paglabag sa Section 77 ng Forestry Code dahil sa illegal na pagpuputol ng mga puno na hindi sakop ng kanilang special tree cutting permit. Nitong 21 ng Hulyo, inilabas ng Environmental Management Bureau MIMAROPA ang cease and desist order laban sa korporasyon. Noong 27 ng Hulyo, kinansela naman ng Palawan Council for Sustainable Development ang Strategic Environmental Planning Clearance ng Ipilan Nickel Corporation. At nitong nakaraang 7 ng Agosto, inilabas ng Regional Trial Court ng Temporary Environmental Protection Order laban sa Ipilan Nickel Corporation. Sa kasalukuyan, inihahanda na ng DENR ang legal na aksyon upang masigurong hindi na patuloy na makapaminsala ang Ipilan Nickel Corporation. We will make them accountable sa lahat ng violations na to. Ako nga, may duda ako, baka hindi na namin payagang mag-operate yan.